First and foremost, my highest praise, honor, power, glory, majesty, the one and only true God, our heavenly Father, in the name of dear Jesus Christ, and we give double honor and respect to the man of God, to our dearly beloved honorable pastor, Evangelist William Medel, the end time prophet of God, and we always treasure and remember the blessed memories and teachings of our dearly beloved honorable son, Pastor Linsan Medel. Greeting and respect to all the beloved children, grandchildren, whole mother family, and to all our beloved co-workers, to our beloved brethren, especially to our beloved visitors and to our beloved webcast viewers throughout the world, a pleasant morning na po, madaling araw na, amen, praise God, and welcome to the royal family of God. Amen. Everybody say praise the Lord. Beloved sons of God, as true children of our loving God, we should always examine ourselves if we are still in the faith. Especially, we are in the last days, perilous time, redeeming the times, for the days are evil. May ibig, lagi po nating siya sa atin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay nasa pananampalataya pa. Lalo pat ating pong namamalas na tayo po nasa huling panahon at mapanganib na panahon. Kaya ang ating tinatalakay, checking our spiritual condition. Kaya sabi po dito sa from the, basahin ko muna sa English, from the Epistle of Paul to the 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 13, verse 5, examine yourselves whether ye be in the faith, prove your own selves, know ye not your own selves, how that Jesus Christ is in you, except ye be reprobates. In 1 Corinthians chapter 13, verse 5, doth not behave itself unseemly, seeking not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Kaya po sa Tagalog, magkasunod na basahin ang dalawa. Dati nang naibigay sa inyo yung mga talata, 1 Corinthians 13:5 and 2 Corinthians 13:5 and 1 Corinthians 13:5. Asan po yung verse na ibigay naman sa inyo kanina? Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa aklat ng ikalawang Korinto, kapitulo 13, versikulo 5. Siya sa atin ninyo ang inyong sarili. Kung kayo'y nangasa pananampalataya, subukin nyo ang inyong sarili. Hindi ba gano'n ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili na si Yesu Cristo ay nasa inyo? Maliban na nga kung kayo'y tinakwil na. Amen. Unang Korinto 13:15. Dito po sa Unang Korinto 13:5. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi nag-inaalumana ang masama. Amen. God bless you, mga kapatid, and God bless His word. Dati na ihanda ang 1 Peter chapter 4, verse 18, 1 Pedro 4:18, mamaya po yan. So mga iniibig, ang sabi ng Biblia, we have to examine ourselves. Lagi po nating sinyasatin ang ating mga sarili kung tayo po ba ay nasa pananampalataya pa. At tayo mismo ang makakaalam kung tayo po ba ay na kay Kristo pa o itinakwil na. Sapagkat malalaman mo ang isang Kristiyano pag siya ay talagang totoong Kristiyano sapagkat ang kalooban ng mahal na Panginoon ang kanyang ginagawa. Anlat magsabi ng praise the Lord. Kaya makikita mo rito na ang isang Kristiyano, mga ibig ko, ay sabi ng Biblia, hindi siya nag-uugaling mahalay. Ibig sabihin, wala na pong lumalabas na mga mahahalay na salita sa ating bibig. Hindi katulad ng wala pa tayo sa kawang ito, maaari ang lumalabas sa atin ay puro mga salita na mahalay na walang kabuluhan, mga inibig ko. Oh? Pero ngayon, ang lumalabas sa ating bibig ay puro lamang pagwalhati, pagdakila sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi daw po madaling napuprovoke o nayayamot, naiinis, mainibig ko. Oh?
Ano at magsabing praise the Lord? Hindi pag mayroong konting narinig o kaya nai-report, kung nai-report ka na para si katwid mo, magpasalamat ka. Amen? Huwag kang mainis, huwag kang mayamot, huwag kang magalit. Eh paano kung biglang mag-rapture? May galit ka, may inis ka, natutulog na sa pagtulog mo ha. Sabi nga ng Biblia, huwag malupalubugan ng araw ang iyong galit. Amen? At kinkit no evil, sabi, huwag kang mag-isip ng masama. Oh, alimbawa, nakita mo isang choir member. Mayroon siyang kausap na brother o sister ito, mga inibig ko, very sweet sila. Sa isang food chain, halimbawa, nag-report ka na kaagad. Nag-isip ka na. Hindi mo alam yung kanyang kausap, yung palang parehong choir na yun, magkapatid. Di ba? May mga ganun sitwasyon, di po ba? Kaya kailangan maging maingat po tayo, mga inibig ko, para hindi po tayo magkasala sa harapan ng ating mahal na Panginoon. At kinakailangan tiyakin po natin ating mga sarili lagi. We have to check ourselves. A typical example, yung isang sasakyan, mga inibig ko. Ang sasakyan, hindi po basta tayo, halimbawa, driver ka, sino mga driver dito, taas ang kamay. Mga driver. Di po ba pag tayo po ay nagda-drive ng sasakyan, bago tayo tumakbo, ino-open yung hood, chine-check natin yung radiator, yung tubig, tinitingnan natin baka empty na, nabawasan. Yung engine oil, yung brake fluid, chine-check mo yung mga bagay, yung mga electrical wiring doon. So, ibig sabihin, chine-check mo, ganun din tayo, mga inibig ko, bilang mga Kristiyano, sinisiyasat natin ating mga sarili kung tayo po ba'y lumalakad pa ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maging sa lahat ng mga ginagamit sa banal na ubasan, sa banal na pulpit, mga inibig ko, dito sa riser, ating i-check, i-examine natin, maging yung ating pagsuot ng ating mga uniforms. Chine-check natin yan, maging yung buhok natin, kung gano'n pa kahaba, kung may iksi ba yan, o nagpa-iksi ka, o naglagay ka ng extension. May extension na ba kayo? At sa mga lalaki naman, huwag naman tayong kulang na lang, kabayo, ang sa iyong pwede mo nang dali kasi ang suot mo, nakabaston ka ng matindi. Tingnan ko yun. Tingnan yan sa yung mga pantalon nyo. Meron pong standard ang mga umaawit. Ang alam ko po, kung ako magkamali, ang laylayan, 7 or 8 siguro, 8 or 9, something like that. Am I right? Yung laylayan, meron pong sukat po yan, mga inibig ko. Kaya isi-check po din natin yan. At maging sarap yung pag-awit, mga inibig ko. Sabi natin, beloved Robert Sampasol, yung salamat na matandaan ko ng kanyang sinabi, pag-aawit ka, ibigay mo yung the best na pag-awit mo sa mahal na Panginoon na para bagang yun ang huling pag-awit. Na namnamin mo yung mensahe ng inaawit mo, mga inibig ko. Matandaan ko pa nung baguhan pa ako member dito 1990, mga inibig, 1990 ako nasa January. Isipin niyo po mga inibig ko, umaakit pa lang ang mga beloved Pioneer Square member doon sa riser. Lumuluha na. The Lord's Prayer, ilang beses na minsan, inuulit-ulit po yun, mga inibig ko. Kakapos po siya, ganun, mga inibig ko. Why not ibalik yung dati, mga inibig? Ibasya, praise the Lord. Kailangan andun lagi, isisiyasat natin ating mga sarili, we have to examine it. Lalo pat ating namamalas, mga inibig ko, na we are in the last days, perilous time, mga inibig. Na kung papaano sabi ng banal na kusunatan, nasabi po rito, mga inibig ko, sa 1 Peter chapter 4, verse 18, nasabi rito, mga inibig, na, and if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinner appear? Kindly po. Dito po sa 1 Pedro, kapitulo 4, versikulo 18. At kung ang matuwid ay bahagyang makaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsisiharap? Amen. Amen. God bless you. Praise the Lord. Praise the Lord. Dati na handa ang Ezekiel chapter 18, verse 24, and Hebrews chapter 6, verses 4 up to 6. Dalawa, magbasa po niyan. So napakaliwanag, mga inibig ko. Ang sabi ng banal na sulat, kung ang matuwid ay bahagya na lamang maliligtas, isa ang kaya haharap yung mga masasama? Nakita niyo kung gaano, mga inibig ko, ang pag-iingatan sa ating kaligtasan. Kinakailangan, we have to check, we have to examine.
Isisiyasatin natin ang ating mga sarili from time to time. At tayo mismo nakakaalam kung tayo po ay in tune with the Lord. Oh, kung yung lakad mo ba ay ayon pa sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mainibig ko, ito po ay napakahirap na battle ito, mainibig ko. Sapagkat kung ang matuwid daw ay bahagya lang maligtas, eh paano na kaya yung masasama yung gumagawa ng mga karumaldungol sa harapan ng mahal na Panginoon? Saan kaya sila harap? Eh saan pa doon sa kaawin ng Diyos, mainibig ko? At wala namang ibang gagamitin ngayon sa ating panahon ngayon, kundi ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry na pinungunahan ng totoong tao ng Diyos at hindi liberal on our pastor, Evangelist Almeda, preaching the word of God with power and anointing, manibig ko, na pag ikay tumalima at sumunod, lahat tayo na tumalima, pinagpala tayo lang ating pinakamamalapan, pinagaling ating makaramdaman, binago ating mga buhay, nagkaroon tayo ng kapayapaan sa puso at isipan, at ngayon tagapagmana pa ng buhay na walang hanggang at yung proteksyon. Yung protection, mga inibig ko. Yung patutulang kanina doon, mga inibig sa pastoral. Isipin niyo po eh, yung binamaneho niyang taxi, yung nasa harapan na isa, saka dalawa sa likod. Oh, merong isang isang kotse na parang nag-wild, bumunta doon sa kanilang lugar, tinumbok yung mismo doon sa mismo, yung ating kapatiran. Ano pong himala ng mga Panginoon? Yung nasa harap na katabi niya, siya dapat una mamamatay, patay. Yung nandun sa dalawang sa likod niya, sugatan, dalawang linggo dun sa ospital. Pero siya, unharmed, iniligtas siya na ating pinakamamahal na Panginoon. Oh, sabi ng mga pulis, sabi na, dito lang nangyari, dito lang, dito sa C5, nung kailan lang. Sipin niyo po, paano nangyari? Inakita nila talagang, member po ako ng Jesus Mercosid. Ang Diyos po namin ito to. Ang aking minamadilag na pastor ay talagang nanalangin araw-gabi. Ang kanyang panalangin abot sa langit. Kaya ganun lamang ang pag-ingat sa amin ang amat yung mahal na Panginoon. Kaya nga, pag tayo lumalakad ng matwid at itine-check mo lagi, ina-examine mo, sinisiyasat mo ang iyong spiritual na kondisyon, nandun lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya may warning, mga inibig ko, may warning. Hindi dito pinag-uusapan na tumagal na. Halimbawa, naging tatlong dekada ka na, apat na dekada ka na. Eh, pero kung di mo naman sinusunod ang kalooban ng manapano at mapahiwalay ka, ano sabi ng Ezekiel 18:24 in Hebrews chapter 6 verses 4 up to 6, ano po sabi po rito? Ezekiel, kabanatang 18, talatang 24. Ngunit pagka ang matuwid ay humihiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan, at gumagawa ng ayon sa lahat ng kasuklam-suklam na ginagawa ng masamang tao, mabubuhay baga siya? Walang alalahanin sa kanyang mga matuwid na gawa na kanyang ginawa, sa kanyang pagsalangsang na kanyang isinalangsang, at sa kanyang kasalanan sa kanyang ipinagkasala sa mga yaon, mamamatay siya. Hebrews 4 of the 6. Dito po sa aklat ng mga Hebreo, kapitulo 6, versikulo 4 hanggang 6. Sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapapakong muli ganang kanila sa sarili anak ng Diyos at inilagay muli sa hayag na kahihiyan. Amen. Amen. Palakpak mo ang pinakamalapang. Ebaso, praise the Lord. Siya ito po ipabala sa lahat ng tao, lalo na sa mga tunay na anak ng Diyos na naglingkod sa ating pinakamamahal. Hindi pinag-uusapan dito na ikaw tumagal na bimbilang ka na ng mahabang panahon. Manibig ko. Sabi nga, kung ang matuwid ay himiwalay at gumawa ng katulad ng ginagawa ng mga tao ang karumalduman, yung masama, manibig ko, ano mangyayari sa kanila? Kapahamakan. Kaya nga, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Isang kakilakilabot na bagay ang mahulog sa kami ng Diyos sa buhay, manibig ko. Kaya hindi na alalahanin ng Diyos yung mabuti mong ginawa. Hindi niya alalahanin, aalala ang titingnan niya lagi yung present po natin ginagawa. Kaya ang gawin po natin lagi, gumawa ka ng mabuti. Ano yung mabuti?
Magtapat po tayo sa pagbibigay, magtapat tayo sa kabanalan, for without peace and holiness, no one can see the Lord. Lagi tayong dadalo, huwag tayong a-absent. Pag sumikapan natin makadalo, kung ikaw naman sa ibang bansa, pag sumikapan po, kung walang gawain doon sa ibang bansa na yan, mag-live streaming ka lagi, mga inibig ko. At isagawa mo na 100%, mamuhay ka ng may kabanalan, mga inibig ko, ibahagi mo kabutihan ng marapan, mag-ayuno tayo. Ngayon po ay March, mag-April na naman. Ilang buwan na lang, we will be celebrating our 50th, the Golden Jubilee, mga inibig ko. Napakabilis ng oras, hindi natin alam. Sabi nga natin, beloved Ted, mga inibig ko, bago siya pumunta ng Amerika uli, nung bumalik siya, sabi niya, Kuya, we don't know yet, kanya, kung makaabot pa tayo ng mga ilang taon. Ito nga 50th, hindi nga natin alam kung ano mangyayari ngayon. Sa mundong ito, natulog ng tayo, we are in the last days, perilous time. Kaya nga maging maingat po tayo, we have to examine, we have to check ourselves. Siyasatin natin ating mga sarili, may inibig ko. Kaya, hindi naalalahan ng Diyos yung ginagawa mo na mabuti dati, ang inaalala niya yung ginagawa mo ngayon. Kaya nga, kung tayo po yung magpapabaya sa ating pong paglilingkod, nag-aantay na ang kapahamakan. Kaya lagi nating i-examine ang ating mga sarili, mga inibig ko. Sapagkat maraming nauna na nahuli at nahuhuli na nauna, mga inibig. Kaya nga doon sa mga nakalasap na ng kabutihan at katotohanan at nakabahagi tayo ng Banal Espiritu at saka tayo nahiwalay, mga inibig ko. Sa banal na presensya natin malaponoong, wala nang hain daw. Kaya wag na natin ilagay pa sa hayag na kahihiyan ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ito po yung mga dating nakalasap, yung mga dating naglingkod tapos nag-backslide. Pero nagpapasalamat tayo sapagkat yung mga nag-backslide ay sila po yung nakakabalik pa. Nakakabalik pa. Kaya nga, we have to follow up them, may inibig ko. Yung mga nakikilala natin na tumalikod, may inibig ko, ipa-follow up natin sila kung paano ang banal gawin yung nagkukrusada na kaya tayo po ay humayo ating ipalop yung ating mga kapatid na mga iba. Ilan-ilan na ng lalamig, mga inibig ko, na hindi na nakakadalo, atin silang ipalop, mga inibig ko. Alam na natin ang daan ng katwiran, nakamta natin ang lahat ng biyahe na nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi pa ng banal na kasulatan, ako na magbasa nito, sa 2 Peter, mga inibig ko, chapter 2, verses 20 up to 22, ang sabi po ito, "For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from the holy commandment delivered unto them. But it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire." Sabi, sabagat kung ang pagkatapos sa sila ay makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at pagkapagligtas ng Jesucristo ay muling nahahulubulihan at madaig niyon ay lalong sumasama ang huling kalalagayan nila kaysa sa nauna. Sapagkat magaling pa sa kalahan na hindi nakakilala sa daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makakilala ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Nangyayari sa kanila ang ayon sa kawikan tunay na nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka at paglulubalob sa pusali ang babaing bababoy na nahugasan. After you have known the knowledge of truth, pagkatapos sa talikod ka pa, babalik ka sa dati mo, minibig ko, huwag daw tayong katulad ng natulad ng aso. Yung aso pag nabusog, magbabamit. Pag nagutom, babalikan niya yung kakainin niya yun. Huwag tayong ganun. Yung babaeng baboy, pinaliguan mo yan, pakawalan mo, pag nakakita ng pusali, doon na maglulubalo, mga inibig ko. Huwag tayong ganun, mga inibig ko. Tayo po ay binago na ng ating mahal na Panginoon. Erbaso, praise the Lord. Kaya yun po ay maging mabala sa ating lahat, mga inibig ko. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating mahal na Panginoon na dapat natin gawin upang patuloy natin na masisiyasat ang ating mga sarili kung tayo po ba'y nasa pananampalataya pa, kung tayo po ba'y lumalakad pa ng ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po sabi dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 and 1 Corinthians chapter 16 verse 13? Kaya niyo po.
Dito po sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo sa mga tagas Tesalonica, Kapitulo 2, Versikulo 15. Kaya nga mga kapatid, kayo'y mga pakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo'y itinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Amen. 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 Dito po sa unang mga taga-Korinto, Kapitulo 16, Versikulo 13. Magsipag-ingat kayo, mangagpakatibay kayo sa pananampataya, kayo'y mangagpakalalaki, kayo'y mangagpakalakas. Amen. So ito po ang pinagagawa ng ating mabait na Diyos na muna dapat natin gawin upang patuloy natin ma-examine ang ating mga sarili kung tayo po may nasa pananampalataya pa, mga inibig ko. Nang sabi ng mga kasulatan, kayo'y mangagpakatibay at inyong panghawakan ang mga aral na sa inyo itinuro. Yung itinuro sa atin, ating dearly beloved parents in the Lord, dearly beloved children, panghawakan po natin yan, i-treasure natin yan. Yung mga Bible study, ating beloved Lord, sa pastor, mga inibig ko, mapapanood nyo po yan sa Facebook, sa YouTube, mga inibig ko, ang mga preaching ating dearly beloved Lord, pastor, maging sa radio program natin. Kung gusto nyo pong mapanood ang preaching natin, mga pastor, kasi napapanood tayo sa Facebook, sa YouTube, mga inibig ko, sa buong mundo, ang preaching natin, mga pastor, sa DCME, i-click lang po nyo yung 1530 kHz DCME, Jesus Miracle Hour. Lalapas na doon. Mapapanood nyo po kami doon. Kaya gabi-gabi, mapapanood nyo kami doon, mga inibig ko. Oh? Doon sa loob ng studio natin, 5 ang camera doon na nakapaning. Oh? Dahil sabi nga nung isang kwan, dahil pa ng mga TV network itong kwan, itong sa inyo, 4 o 5. Oh? Kaya dito makita natin, mga inibig ko, na tayo pinagpanalubos at malawin yung ating panalagawain na papanood yung preaching ng ating mga pastor na ilang taon na, ilang dekada na naipinirish ng mga pastor, pero parang press lagi. Parang press na press lagi, mga inibig ko. Ebasyo, praise the Lord! O, sino po ang sabi na makita ang ating mga pastor na nagpipreach? Taas ang kamay. O, kung nasasabi kayo, manood kayo mamayang gabi sa radio natin. Napapanood po tayo doon. Iba-ibang preaching ng mga pastor po doon. Talaga marirevive ka. Kaya ako, araw-araw, revive ako ng labi. Dahil pag napamunod ko pinsin ng mga pastor, talagang lumalakas yung aking pananampalataya sa kahabagan ng ating pinakamaman na panahon. Oh, pag-ingatan daw po natin yung aral na mainam, mga inibig ko, maging sa mga pamagitan ng salita, na ating napapakinggan, mga inibig ko, at tayo, bilang tayo, mga anak ng Diyos, mga inibig ko, minsan tayo nagkukulan, nagkakamali rin. We are subject for correction. Maging kami, we stand to be corrected para kami po'y lalo pang magagamit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag ayaw mo na magpokorek, ibig sabihin ba, mas magaling ka pa sa ating mahal na Panginoon. Isa lang ang magaling, ang ating dakilan sa buhay. At tayo nagpasalamat, pinagkaluban tayo itong pastor na nagkandili sa atin. At sabi pa rin ito, mga inibig ko, mag-ingat. Magsipag-ingat. Ang sabi po dito, mga inibig ko, magsipag-ingat kayo, magpakatibay kayo sa pananampalataya, kayo magpakalalaki, kayo magpalakas. Hindi kayo magpakalalaki, magpalakas. Yung pupunta ka sa gym, bubuhat ka ng mga bibigat na, hindi po yun. Paano ka maging malakas, maging matibay? Sundin po natin ang lahat ng kahatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At pag nagawa mo yan, mga inibig ko, may pangako ang Diyos, iingatan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon ang iyong kaluluwa, maging sa iyong pagpasok, maging sa iyong paglabas. Ano sabi po dito sa last verse? Psalms 121, verses 7 and 8, 10 po. Maganda naman, wait, manunugtog. Dito po sa aklat ng mga, Psalm, dito po sa awit. Aklat ng mga awit, chapter 121, verses 7 to 8. 121, 7 hanggang 8. Iingatan ka ng Panginoon sa lahat ng kasamaan. Kanyang iingatan ang iyong kaluluwa. Iingatan ng Panginoon ang iyong paglabas at ang iyong pagpasok mula sa panahong ito at sa magpakailanpaman. Amen. Oh, purihin natin pinakamalawa. Erbaso, Bezalo! Sino tayo upang iingatan ng ating mahal na Panginoon? Dati-rati, nandiyan tayo sa lusok ng kasalanan. Hindi natin alam ang kadaan, ang katotohanan, ang katwiran. Subalit sa pamamagitan ng pangaral ng propeta ng Diyos, lahat tayo nakakilala, nalaman natin ang buong katotohanan ng Diyos. Dapat sa mga spiritual katotohanan, mga ibig ko, na malamin po natin yan, nandiyan lagi ang pag-iingat, yung proteksyon ng ating mahal na Panginoon. Iingatan tayo ang ating kaluluwa, iingatan ng ating mahal na Panginoon. Saan ka man pumunta, saan ka man pumasok, pag sa paglabas mo, nandiyan lagi ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoon. At yung mangyayari lamang, may inibigo, siya sa atin mo yung sarili.
I-check mo ang iyong sarili kung ikaw ba'y nasa pananampalataya pa. Kaya yung una nating mga pangako, yung ating mga pangako sa Diyos na aawitan mo siya, dadalo ka lagi, sasagawa mo ng buong puso mo ang lahat ng mga iniatang sa iyo na tungkulin bilang mga awit, manunugto, mga instrumentals, mga aral, bilang member ng gawaang tumainibig ko. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Ibalik mo yung unang pag-ibig mo. Nahawakan tayo na walang Diyos. Tayo po lahat ay tumayo, mainibig ko. At may isa pa natin papurihan ang ating mga Panginoon. Itas ang ating mga kamay. Pwede kayong lumuhod kung gusto nyo. At kung meron tayong baguhan, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon po, araw ng pagtanggap, dito po kayo sa harapan. Tanggapin po ating pinakamahalang Panginoon. Hallelujah. See. Nung una, ang sabi ko, maglilikod, magtatapat sa ngalan mo. Nung una, pangalan mo, yes, hallelujah! Habang ating inawit ng papuring awiting, ipigit mo yung kapatid at may isang pangalalahanin mo at bulay-bulayin mo at nakilang kapatid na isang ginawa sa iyong buhay. Alalahanin mo noong unang araw na tinanggap mo at yung halapang loob. Nadama mo ang kanyang mga mag-presensya. Nadama mo ang pag-ibig ng Diyos. Pinagaling mo yung kalamdaman. Pinagaling mo yung Oh,
masamang panahon na tayo po'y ibalik natin yung unang pag-ibig natin sa ating mga panahon. Lagi nating siya sa atin ang ating mga sarili. Hindi natin alam oras na pagkabalik ng ating mga panahon. Subalit, sabi na ating minamatkinang na pastor, lagi mong isipin ngayon ang pagkabalik ng Diyos, huwag sa araw ng bukas. Sabagat kung ngayon mo iniisip lagi pagkabalik ng mga panahon, lagi tayong lumalakad na matuwid at sinasagawaan lahat ng makatulan ng ating mga napanong. Kaya panghawakan natin yung turot anan ng propeta ng Diyos, mga inibig ko. Malapit na babalik ang ating mga napanong. Kaya nga kung maaari, lagi pinipray ng propeta ng Diyos, kung maaari ang magbabalik ng Diyos ay sa gawain niya, mga napanong. Upang lahat ay maligtas, mga inibig ko. Wala na ibang gagamitin ngayon, mga inibig ko, kundi tayo na nandito ngayon nakakilala sa bungbunga ng Duhanam. Ipahayag natin ang dakilang kapagaling ng Diyos na dito ay meron Diyos na nagpapagaling, meron Diyos na nagpapago, meron Diyos na nagpapayaman, mga inibig ko, meron Diyos na magbibigay ng buhay na walang gag. Hallelujah! Ngunit mag-ibig ko'y nalamig, yes, Lord. Nagtiwala sa sarili. Huwag na huwag tayo magtitiwala sa ating masin. Sa Diyos lamang tayo magtitiwala, mga inibig. Sa iyong mga kapal, ako ay nawala. Believe.
ang unang pag-ibig mo. Ako'y awa. Sa ating mga pangailangan.